ikalawang hari. Lumutang sa tubig ang ulo ng Palakol. Ika-anim na kabanata. Isang araw, pumunta ang grupo ng mga propeta kay Eliseo at sinabi, "Nakikita po ninyo na maliit ang pinagtitipunan natin. Kaya pumunta po tayo sa ilog ng Jordan, kung saan maraming punong kahoy. At doon tayo gumawa ng lugar na pagtitipunan natin." Sinabi ni Eliseo, "Sige, lumakad na kayo." Pero sinabi ng isa sa kanila, "Kung maaari po, guro, sumama na lang kayo sa amin." Sumagot siya, "O sige, sasama ako." Kaya sumama siya sa kanila. Pumunta nga sila sa ilog ng Jordan at pumutol ng mga punong kahoy. Habang ang isa sa kanila ay pumuputol ng punong kahoy, nahulog ang ulo ng Palakol niya sa tubig. Kaya sumigaw siya, "Guro, hiniram ko lang po iyon." Tinanong ni Eliseo, "Saang banda nahulog?" Itinuro niya kung saang banda ito nahulog. Pumutol si Eliseo ng sanga at inihagis ito sa tubig. At lumutang ang ulo ng Palakol. Sinabi ni Eliseo, "Kunin mo na." At kinuha nga niya ito. Pinahinto ni Eliseo ang paglusob ng mga Arameo. Nang nakikipaglaban ang hari ng Aram sa Israel, nagkaroon sila ng pagpupulong ng kanyang mga opisyal at sinabi niya, "Dito ko itatayo ang kampo ko." Sinabi ni Eliseo sa hari ng Israel, "Mag-ingat kayo. Huwag kayong dumaan sa lugar na iyon, dahil pupunta roon ang mga Arameo." Kaya nag-utos ang hari ng Israel na sabihan ang mga nakatira sa lugar na sinasabi ni Eliseo na maging handa sila. Palaging nagbibigay ng babala si Eliseo sa hari. Dahil dito, nagalit ang hari ng Aram. Ipinatawag niya ang mga opisyal niya at sinabi, "Sino sa inyo ang kumakampi sa hari ng Israel?" Nagsalita ang isa sa opisyal niya, "Wala po talaga kahit isa man sa amin, mahal na hari. Ang propeta sa Israel na si Eliseo ang nagpapahayag sa hari ng Israel ng lahat ng sinasabi ninyo, kahit pa ang sinasabi niyo sa loob ng inyong kwarto." Sinabi ng hari, "Lumakad ka at hanapin siya para makapagpadala ako ng mga tauhan upang hulihin siya." Nang sinabi sa hari na si Eliseo ay naroon sa Dotan, nagpadala siya roon ng maraming sundalo na nakasakay sa mga kabayo at karwahe. Gabi na nang nakarating sila sa Dotan at pinaligiran nila ito. Kinabukasan, gumising ng maaga ang katulong ni Eliseo. Nakita niya ang mga sundalo na nakasakay sa mga kabayo at karwahe na nakapaligid sa lungsod. Sinabi niya kay Eliseo, "Ano po ang gagawin natin, amo?" Sumagot si Eliseo, "Huwag kang matakot. Mas marami tayong kasama kaysa sa kanila." Nanalangin si Eliseo, "Panginoon, buksan po ninyo ang mga mata ng katulong ko para makakita siya." Binuksan ng Panginoon ang mga mata ng katulong at nakita niya na puno ng mga kabayo at karwahing apoy ang kaburulan sa paligid ni Eliseo. Habang papunta ang mga kaaway kay Eliseo, nanalangin siya, "Panginoon, bulagin po ninyo ang mga taong ito." Kaya binulag sila ng Panginoon ayon sa hiling ni Eliseo. Sinabi ni Eliseo sa mga kaaway, "Hindi ito ang tamang daan at hindi ito ang lungsod ng Dotan. Sumunod kayo sa akin. Dadalhin ko kayo sa taong hinahanap ninyo." Kaya dinala sila ni Eliseo sa Samaria. Pagpasok nila sa Samaria, nanalangin si Eliseo, "Panginoon, buksan po ninyo ang mga mata nila para makakita sila." Binuksan nga ng Panginoon ang mga mata ng mga sundalo ng Aram at nakita nila na nasa loob na sila ng Samaria. Pagkakita ng hari ng Israel sa kanila, tinanong niya si Eliseo, "Papatayin ko po ba sila, Ama?" Sumagot si Eliseo, "Huwag mo silang patayin. Pinapatay ba natin ang mga bihag sa labanan? Bigyan mo sila ng makakain at maiinom at pabalikin mo sila sa kanilang hari." Kaya naghanda ang hari ng isang malaking salo-salo para sa kanila. At pagkatapos, pinauwi sila sa kanilang hari. At mula noon, hindi na muling lumusob ang mga Arameo sa lupain ng Israel. Pinaligiran ang Samaria. Kinalaunan, tinipon ni Haring Ben-Hadad ng Aram ang kanyang buong hukbo at nilusob ang Samaria. Dahil dito,
nagkaroon ng malaking taggutom sa lungsod hanggang sa nagsitaasan ang mga bilihin. Ang halaga ng ulo ng asno ay 80 pirasong pilak at ang isang gatang na dumi ng kalapati ay 5 pirasong pilak. Isang araw, habang dumaraan ang hari ng Israel sa itaas ng pader, may isang babae na sumigaw sa kanya, "Tulungan po ninyo ako, mahal na hari." Sumagot ang hari, "Kung hindi ka tinutulungan ng Panginoon, paano kita matutulungan? Wala akong trigo o katas ng ubas na maibibigay sa iyo." Pagkatapos nagtanong ang hari, "Ano ba ang problema mo?" Sumagot ang babae, "Sinabi po sa akin ng babaeng ito, kainin natin ang anak mong lalaki at bukas ang anak ko namang lalaki. Kaya niluto po namin ang aking anak at kinain. Nang sumunod na araw, sinabi ko sa kanya na ibigay na niya ang kanyang anak para makain namin. Pero itinago niya ito. Nang marinig ng hari ang sinabi ng babae, pinunit niya ang damit niya sa sobrang kalungkutan. Habang naglalakad siya sa gilid ng pader, nakita siya ng mga tao na nakasuot ng sako na nakasuson sa kanyang damit dahil sa pagluluksa niya. Sinabi niya, "Parusahan sana ako ng matindi ng Panginoon kung hindi ko mapaputol ang ulo ni Eliseo na anak ni Shaphat sa araw na ito." Nakaupo si Eliseo sa bahay niya na nakikipag-usap sa mga tagapamahala ng Israel nang magsugo ang hari ng mensahero para mauna sa kanya doon kay Eliseo. Pero bago dumating ang mensahero ng hari, sinabi ni Eliseo sa mga tagapamahala, "Tingnan ninyo, isang mamamatay tao ang nagpadala ng tao para pugutan ako. Kapag dumating na ang taong iyon, isara ninyo ang pinto at huwag siyang papapasukin. Ang hari mismo na kanyang amo ay kasunod niya." Habang nagsasalita si Eliseo, dumating ang mensahero ng hari at sinabi, "Ang Panginoon ang nagpadala ng paghihirap sa atin. Bakit hihintayin ko pa na tumulong siya?